gusto naming itanong ito sa iyo kasi ako na mismo bilang 21 years na kasama po sa nagpapabagsak sa gobyerno natin nung ako'y bahagi ng CPP, NPA, NDF, may dalawa po kaming pamamaraan pero magkasabay na ginagamit, hindi magkahiwalay. Mayroon kaming armado na NPA ang aming ginagamit sa kumpas ng Communist Party of the Philippines, suportado ng NDF, which is an underground organization na mga sektor na inoorganize sa lihim na patago na pagkilos. Pero NPA sa kanayunan. Pagdating sa kalunsuran, kung saan ako unang na-recruit, at marami sa amin, libo-libo, na ganyan ang karanasan, lalo na sa sektor ng kabataan at estudyante, sa mga labor sector, sa church, sa professional, sa kababaihan, and so on and so forth, including sa abroad, nagre-recruit din ang Communist Party of the Philippines. Hindi lang po siya gumagamit ng NPA. At siya ay gustong pabagsakin rin ng gobyerno, pero mayroon siyang taktika na hindi siya direktang armado, pero konektado sa armado. Ang lihim at patago na component, which we call underground organization, sa urban areas. At dito nagsimula itong kaso na ito ng reklamo ni Ato Maraulio at ng nanay niya sapagkat binubulgar namin ito. Ngayon, in the context of the law of rebellion, pwede ba silang sakupin ng batas ng rebellion o even ng Anti-Terrorism Act of 2020 itong mga hindi na sa NPA pero kasama sa CPP sa pagtulong sa NPA para pabagsakin ang gobyerno? Please explain to our people, Attorney Mac. Ang rebellion kasi is a continuing crime. Iba yan sa murder. Kasi ang murder, kailangan pag idemanda ka ng murder, bago ka arestuhin, dapat may warrant of arrest bago ka arestuhin. Except if you are caught in the act committing a crime, has just committed a crime, or is about to commit a crime, yan, pwede na walang warrant of arrest. Claro. But pag rebellion ang pinag-uusapan natin, because it is a continuing crime, pwede ka nang arestuhin kahit walang warrant of arrest. So ano ba yung tinatawag na rebellion, ka-Eric? Okay, go ahead. Ang rebellion, taking arm, taking, rising publicly and taking arm against the government. Okay. So ano yung tinatawag na taking arm against the government? Of course, kailangan mandatory na may violence. May tinatawag na force, may violence. Para matatawag yan na rebellion. Kasi may ibang kaso kasi tinatawag na inciting to sedition. Rebellion. May tinatawag ding proposal to rebellion. May mga ganun. So ibig sabihin, yung pag-insight pa lang, ibig sabihin, sul-sul pa lang, wala kang ginagawa, hindi ka kasama sa rebellion. Under the concept of the Revised Penal Code, wala kang ginagawa, hindi ka kasama sa rebelde, but ang ginagawa mo, sul-sulero ka. Sul-sulero ka sa ideology ng pag-rebelde. So, ang tawag doon, inciting to rebellion. May krimen. So, ibang kaso yan. May krimen. May iba naman. May ibang krimen yan. So, okay. We'll say rebellion kasi, kailangan may force, may violence para matawag na rebellion under the concept of the rebellion under the Revised Penal Code. Claro. Attorney Mark, paano yung so, bahagi sila ng CPP? Ibig sabihin, we could... Oo. CPP. Oo, pero sa urban area doon, sila. Oo, sa urban area sila. Pero sila din ang nagpapatakbo so, sa NPA. Kasama ka sa NPA doon. Okay. But don't forget, dati kasi may tinatawag tayong may isang batas tayo na anong tawag doon? May isang batas tayo na kahit mere subversion. Membership is already a crime. Subversion law. Oh, subversion yun. Mere membership is already a crime. Mm. But now, yung subversion is already decriminalized sa panahon ni Fidel Ramos, ni President Ramos. So, wala na yon. So, ngayon, rebellion na lang ang meron. Okay. But in rebellion, kailangan may force. May tinatawag na may force, may violence. Mm. So, in this case, kahit na nag-recruit ka lang, but you are part of the to remove the government kasi ang plano mo is to overthrow the government. That is already rebellion. So, kailangan lang natin i-prove yan kasi may tinatawag ting presumption of innocence sa isang akusado. Okay. Kung may probable cause na ginagawa niya yon, of course, we will follow the general concept of the law. That is a continuing crime, pwede kang arrestuhin. But of course, kailangan may proof lang tayo kasi we follow our constitution. Nakalagay kasi sa ating constitution, may presumption of innocence, may presumption, may tinatawag na due process. That's why do na delay because of that concept. Yung due process, presumption of innocence, hindi na pwede na
wala tayong ebidensya, arestuhin kasi may nanghihinala tayo na rebelde siya. Kailangan may basihan tayo na maging na rebelde siya para pwede siyang arestuhin katulang warrant.